Sinabi nga ito mga idol ni Patrick Beverly matapos niyang ang asarin kanina itong si LeBron James sa kanilang laban. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol ay ito muna ang dalawang Celtics player dahil mukha ngang yayaman sila ng sobra kapag nga ay sila'y napasali sa kahit anong All-NBA team. Well, kapag napasali itong si Jason Tatum at si Jaylen Brown sa kahit anong All-NBA team, first team, second or third team, ang kanilang contract extension mga idol ay talaga namang lolobo na sobrang laki. Dahil si Jason Tatum ay magiging eligible nga mga idol sa 5-year 300 million na US dollars na kontrata mga idol. By far, the biggest nga sa buong NBA. Yan mga idol ang posibleng ang sahure ni Jason Tatum kapag napasali nga siya mga idol sa kahit anong All-NBA team. Ito namang si Jaylen Brown mga idol ay aabot naman sa 287 million mga idol. Yan ang kanyang grabing next salary kapag napasali nga siya sa kahit anong All-NBA team. Ang current nga mga idol na may hawak ng largest contract in NBA history ay ito ngang si Nikola Jokic na 2-time MVP. Nang meron niyang 5-year 264 Supermax extension. Ayan mga idol, mukhang ang lalampasan yan na itong dalawang superstar ng Boston. At tingnan natin mga idol kung gagastos ba ng ganitong kalaki ang team ng Boston Celtics sa kanilang dalawang superstar. So gagastos nga mga idol ng kalahating bilyon itong ang Boston Celtics sa dalawang player lang nila kapag nga pumasok at naging eligible sila sa ganitong kalaking contract extension. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin itong ginawa ni Patrick Beverly kay LeBron James, pati na nga rin ang kanyang sinabi sa post-game interview. Sa panalo kasi ng Chicago Bulls 118-108 laban sa LA Lakers kung saan sa first to fourth quarter, sila na mga idol ang may hawak ng laban at si Patrick Beverly ay naglaro ng 22 minutes, scoring 10 points, dishing out 5 assists, grabbing 4 rebounds and 1 steal. At mga idol, sa huling-huli nga ay inasar niya nga si LeBron James too small celebration ang ginawa after niyang iskora nito. At mga idol, nagpaliwanag nga dyan si Patrick Beverly at natanong nga rin siya dito sa kanyang post-game interview. Pero bago yan, unahin muna natin itong kanyang pagpapaliwanag sa kanyang ang post sa Twitter about dito sa Charmin Soft. Hindi daw ito pagpapatama sa Lakers or kahit kanino man. Ito daw ay sponsored post na binayaran nga daw siya ng malaking halaga para ipromote itong brand na ito. Coincidence nga lang daw na naipost niya ng sakto na may laban sila against nga sa kanyang former team na Lakers na kanyang ang pinatamaan dito nga sa kanyang podcast. At mga idol, pagtapos nga niyan ay pinaliwanag na ni Patrick Beverly ang pangahasar niya dito kay LeBron James na too small celebration matapos niyang iskore nito. Sinabi niya nga mga idol na ginagawa niya daw ito sa lahat, hindi lamang sa kanyang former teammate na si LeBron James. He is just having fun nga lang daw and getting lost in the game. Nagsasaya nga lang daw siya sa gitna ng laban, dahil hindi naman daw sila mga idol mga construction workers at mga nagtatrabaho na gumigising ng madaling araw, kundi sila nga daw ay mga professional basketball players kaya nagsasaya at masaya nga din daw siya. It's all about having fun nga daw. Yun nga daw ang kanyang ginawa ngayon sa pakikipagharap niya nga mga idol sa kanyang former team, sa kanyang dating team na LA Lakers. So yan nga mga idol, ang paliwanag neto ni Pat Bev, wala siyang masyadong spicy na sinabi dahil mukhang ang close na rin sila neto ni LeBron na talagang nagbibiruan nga lang. Anyways mga idol, panalo si Patrick Beverly sa kanyang first out of the two matchup niya sa kanyang former team. At mukhang ang closer na sa goal itong si Patrick Beverly na inak niya nga ang Lakers out of the playoffs.